Ayan. Welcome back dito po sa Denrica YouTube channel. Well, komento po tayo, no? Dalawa po ang ating itatopic. Number one, yan pong 19 police commanders ng Davao, sinibak. Pangalawa, yan naman pong 10 milyon, no? Na pabuya sa magbibigay, no? Ng impormasyon para sa pagkakahuli ni Pastor Kiboloy. Ayan. So, lahat yan may konekta sa Davao City at mga Dutertes. So tayo magkokomento lamang ng ating spekulasyon, no? Ating sariling pag-aanalisa ng mga nangyayari, no? Or pag-iisipan nyo, mga kababayan, no? Sa iba't ibang panig ng bansa, bakit po nasabi yan? Well, sa akin pong analytics, ang dami po talaga palang mga taga-ibang bansang nanonood, mga kapwa ko OFW po, no? Diyan po sa Saudi Arabia, Amerika, Canada, no, mga nangungunang country, Italy. At sa lahat pa po ng iba't ibang bansa na nararating ng channel na ito, no. Well, comment lang po kayo kung kayo po ay nag-subscribe dito dahil sa sports or dahil sa ating political commentary, no. Pasuyo na lang po para alam ko po, no. Kung saan tayo. Bagay, parehas na po natin pinagpupukusan yan, no. Okay, so mabilisan. 19 police commanders, no, ang sinibak sa Davao City. Well, hindi po to pangkaraniwan, no. Na para sa akin, tila pinupunterya talaga ang Davao City, no. At alam naman natin kung ano ang Davao City, ang stronghold ng mga Duterte, no. So, kahit ano pa pong sabihing dahilan dyan, no. Siyempre, lahat naman po ng bagay may dahilan, di ba? Pero sa atin, hindi natin maiiwasang maisip na, ano, na tila ito'y paghahanda, no. Na baka nga may bagong liderato na ilalagay dyan sa Davao City. At yan nga sinasabing pag ano, di umano'y pagsuspinde sa mayor, no, ng Davao City na si Davao City Mayor Paste Duterte. Dahil lumutang na nga po yan na di umano eh, masususpinde daw. At papalapit na po ang 2025 elections, eh, posible nga na ito'y isang hakbang na pahinain ang puwersa ng mga Duterte. Bagamat malakas na nga po ang puwersa ng administrasyon dahil nga po iba't ibang political groups na ang nagkampihan or sumapi sa kanila, pero nananatili pa rin pong threat ang mga Duterte sa kanila, no? Subalit, sinabi na nga ng dating Pangulong Duterte, no, na wala silang intensyon. Pero alam naman po natin ang Pangulong Duterte, di ba? Kilala na naman po natin siya, ang mga estratehiya nito. So, nakaantabay po tayo, no? So, yan po ang headline, no? Ang mainit na balita ngayon dyan sa Davao City, mga developing news. Abangan na po natin ang susunod dyan, no? So, hindi na po tayo magugulat, no? Dahil nabanggit ko na po kanina ang aking spekulasyon patungkol sa magiging liderato dyan sa Davao City. At pangalawa pong topic natin, no, ito pong si ano, Pastor Apollo Kiboloy, no, na binigyan na po ng 10 million na pabuya, no, ng DILG, no, or ng kapulisan, no. Sino mga makakapagbigay, no, ng information? Well, ano pong ibig sabihin nito? Talaga pong gusto na nilang ipagkanulo, no. Itong ng mga kusin naman na malapit dito sa pastor, eh, ibigay kung nasan talaga ito. Well, alam niyo po, sa tingin ko, wala na sa bansa ito, no? Bagamat immigration dapat ang unang nakakaalam nito, no? Pero di natin alam dahil sa dami po kasi ng, I mean, may mga pag-aaring eroplano ito, eh. Diba? Alam niyo naman po sa Pilipinas, pwede kang mag-land dito hanggang sa kung saan-saan ka na pumunta. Yan po ba'y control pa ng ano, kaap? Hindi po natin alam, di ba? Kasi di nila mahanap, eh. Biruin nyo, gumamit na nga po ng isa or dalawang batalyong polis. Pero wrong move po yun. Dahil bakit mo nga naman siya uhulihin sa obviously na alam na, na alam naman natin kutan niya? Siyempre, di niya pagtataguan yun. At sa dami pong kayamanan, I mean, ang dami pong pag-aari, no? Ito ni Pastor. Eh, posible doon siya naka ano, nagtatago, 'di ba? Sabay na po natin nagtatago dahil talaga pong ano, eh, 'di siya mahanap, eh, 'di ba?
At di naman din niya sinasabi ang kanyang pinag ano, kalagayan kung nasa na siya, di ba? Kinakalikinan. So, yun na nga. So, 10 million, no? So, diyan po nagsisimula, no? Yung mga, ano, yung trust process sa mga kasama niya, no? Kung siya po, pagkakanulo, no? Para sa 10 million, o talagang masusubukan ng kanilang katapatan. Maganda po kasing ano yan, para talagang mahuli nila, no? Kung sino yung gusto nilang hulihin. Dahil, siyempre, it's a 10 million, no? Ang pinag-uusapan dyan. Diba? So, kung ikaw, sumasahod ka lang sa pagsunod-sunod sa kanya. Tapos, malalaman mo, posible ka maging milyonaryo sa isang ganun lang. Pero, tignan pa rin po natin ang mangyayari dyan, ano? Bagamat yan po, ay nirerespeto, no? Ng kampo, ng religious leader. At bagamat ang sabi nila ano daw, hindi daw nire-respondehan, no, yung kanilang hiling. Pagkos ang ginawa po nila ayan po, nagbigay ng pabuya. Well, karapatan naman talaga yan, no, ng panig ng kapulisan at ng DILG. Dahil nga ayaw sumipot, di ba? Hindi sumisipot, ayaw harapin ni pastor yung mga hinaharap sa kanya. Dahil yan na nga po yung ano eh, legal process eh, no? Kung saan, dapat talaga siyang mahuli dahil nga may warrant of arrest na, di ba? Like other, ano, accused people, di ba? Pero iba kasi ang paniniwala dito ng gampo ni pastor at niya particularly dahil meron siyang mga pahayag, di ba? Patungkol sa kanyang pag-aresto, no? Kung sino talaga daw ang gustong gawin sa kanya yon. At iba pa po mga bagay maliban sa pag-aresto. So, yan naman ang kanyang depensa o ang kanyang dahilan, no, ng kanyang pagtatago. At abangan natin ito, no? At palaisipan talaga sa lahat. Well, I think, kung hahanapin talaga ito, at gagamitin ng puwersa ng buong kapulisan, which is yan na nga, mukhang ginagamit na, wala eh, mahirap po talaga minsan hanapin kapag ang tao ay maraming resources, no? Pero dyan tayo magkakaalaman once na sino ang kakagat sa pabuya, no? So yan lang po muna ang ating mga napag-usapan, no? Mga hottest issue ngayon dyan sa ating bansa, no? At atin pong inaantabayan ang lahat ng mga kaganapan. At uli, tayo po'y magtatampok, no? Siya nga po pala, no? Bago magtapos ang content na ito, tayo po'y magpapalabas ng mga classic, ano natin, no? Mga videos natin kung saan tayo nagsimula, no? Kung saan mga kwento po patungkol sa sports, no? Boxing at basketball. Sa basketball po, pagpiprepara, no? Sa PBA draft, pag-uusapan po natin yan. At iba pa. So yun lamang po. At muli, maraming salamat po, no, sa inyong panonood. At magkikita-kita tayo sa mga susunod na content dito lamang sa Day and Riga YouTube channel. Muli, maraming salamat po sa inyong lahat.